Malagintong parisa na nagkakalaga na 160,000 pesos, may itlog na. Pagpalang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Hagi ni Daddy. Sumati na wapang ang pagpapala ng ating Panginoong Lumikha. Salamat po sa mga suporta, sa ating mga subscribers, at kung bago ka lang na nating viewers, ngayon ka lang nakapanood ng ating mga video, huwag mong kalimutang pindutin ang subscribe button at yung katabi niyang notification bell. Ang channel po natin ay tungkol sa pag-aalaga ng mga ibon, pag-breed, pag-tame, pag-hunted, at pag-treat life. Yan po ang pinag-uusapan natin. Ganyan din ang mga topic tungkol sa mutation ng ibon. Ang lahat po ng ating sinishare dito sa ating video ay mula sa personal nating karanasan sa pag-aalaga ng iba't ibang uri ng ibon. Okay? Ngayon po ay ibibida ko sa inyo yung ating golden pair ng African lovebird. Kung nanonood kayo ng ating mga video, meron tayong na-acquire na ginto ang pares ng ibon, no? Talaga namang ginto ang halaga. Nakakahalaga sila ng 160,000 yung pares. One pair lang po ng ibon. So ngayon ay wala na na-acquire natin sila, ay i-condition natin. Meron tayong mga video kung paano mag-prepare ng ibon para i-condition para sa breeding. At meron din tayong video kung paano magparis ng ibon. So yun, napagparis natin sila, na i-condition. At ngayon, sisilipin natin yung status ng breeding nila. Sa magandang salita, sa madaling salita, ay meron na silang itlog. No, nag-breed na. Sa maiksing panahon ng pagkaka-acquire natin sa kanila, kung babalikan nyo yung video natin, kapag acquire natin, siguro mga 2 months or less lang yung ano natin, nakuha natin sila. Ngayon, meron na silang mga itlog. At nung last time na sinilip ko, yung pair natin, nasa ano na, nasa 5. Nasa 5 itlog na. At hindi ko lang kinek kung may fertile. So ngayon, titingnan natin kung fertile na yung mga itlog nila. Nasa total ng 18 days na today yung itlog nila. At pagkatapos natin nilang iskendling, sisilawin natin sa pamamagitan ng flashlight, ipoposter natin sila. Meron tayong nakaready na poster parent. Ako, mukhang lumalabas. Meron tayong isang pair na kasabay nila ng itlog. So, meron tayong video tungkol sa poster parenting ng itlog ng mga ibon. Kung paano ginagawa yon, balikan nyo rin po yung mga topic na yan para matutunan nyo kung paano gawin yung paglilipat ng itlog o inakay mula sa isang sa original parent papunta doon sa poster parent. At pasensya na at medyo pawis-pawis pa tayo dahil kapapakain lang natin at kalilinis itong ibonan. So, walis pa lang natin. So, papakita ko sa inyo at pati na rin yung paglilipat ng mga itlog papunta doon sa poster parent nila. Okay? So, silipin natin. At ito yung pair natin ng Danpalo. So, yan ang ating pair ng Danpalo. At yung lalaki, hinakuha natin kay Ben Season ng nasaan yan, 140. At yung pinaris naman natin sa kanya ay nakuha natin sa ibang breeder worth 20. No? Nasa 20K yung pagkakakuha natin. So, nasa 160 ang presyo nitong pair ng ibo natin na maglalabas ng mga sure split Danpalo. Hoping tayo
na kumargayong possible split opaline mula doon sa cock dun sa ano natin, sa danpalo natin, para makapag-produce na tayo ng mga opaline split danpalo. Sana may lumabas na opaline para hindi na masyadong matagal yung process ng paggawa natin ng opaline danpalo. Yun kasi yung target talaga natin dito. At yung makukuha nating mga anak niyan ay magiging materialis para sa project na yon, no? Medyo mataas yung value niyan, yung mga ganyang ibon. Kasi yan na yung isa sa highest mutation ng African lovebird. Ang danpalo ay isang recessive mutation. Ang opaline naman, sex link. Pwede nyo balikan yung mga video natin tungkol dyan, kung paano natin na kung paano ang mode of inheritance nila. At kung magpa-project kayo, magkaroon po kayo ng idea kung ano yung dapat yung pa-recent para makumpleto nyo yung pangarap ng ibon mula dito sa mga mutation ng ibon na yan. So yan, pinag-combine natin sila at sana nga ay maglabas ka agad ng opaline, kasi yan yung pinakamagandang pwedeng ilabas nitong parisa natin ng ibon na to. Meron tayong limang fertile na itlog mula sa parisa na to. Ako po ay nagpapasalamat ng taos puso sa ating Panginoong Lumikha na bagamat wala akong kakayahan na bumili ng ganitong uri ng ibon, ay pinalad tayo na meron ipadala na bumili ito para sa atin at naging partner natin sa breeding ng ganitong uri ng mga ibon, no? Napaka blessed natin na nagkaroon tayo ng pagkakataon magkaroon ng ganitong uri ng ibon mula sa naging partner nga natin sa pagbibreed nito. So siya ang nag-finance nito, si partner. Shout out sa'yo, partner Jeff. Siya yung nag-finance niyan. Nalungkot lang ng konti tayo dahil namatay yung isa sa na-acquire natin na possible danpalo, no? Yung parisan ng possible danpalo. Ito yung isa natira. Yan. Kaya sila nakalagay dyan ay ginamot natin yung ibon. Nagkaroon kasi ng eye cold na magayong mata. Yung kaper niya nag-survive, pero yung isa hindi pinalad na mag-survive nung namatay yung isang sa ibon natin. Sayang. So far blue pa naman yung namatay na possible split sa danpalo. Yung natira ay split opaline, possible split danpalo. So kung mag-aanak itong mga pyesa natin, sabi ko kasi sa kanya, huwag nang bumili ng ibon para hindi siya gumastos. Gusto na naman kasing bumili. Antay na lang kako natin mag-anak yung pair natin, tapos i-swap natin kung merong interesado makipag-swap. Swap natin sa iba para maparisan yung natira na ayun, yung blue split opaline, possible split dan palo. Yan. Okay, kukunin na natin itong mga itlog na to para ilipat doon sa magiging foster parent nila. Yung paraan ng paglilipat ng itlog, yung paraan tayo ngayon sa mabilis na pagpaparami ng ibon na video natin, panoorin nyo po yun. Nakakatulong to para mabilis nating maparami yung isang mutation ng ibon na gusto nating paramihin. Kasi pag kinuha natin yan, after 2 to 3 weeks, mangingitlog ulit yung yan, itlog ulit kayo yung breeder nila. Lilipat natin to. Ayan, sana dumami tayo agad. Ayan, lipat natin siya sa foster parent na kasabay nilang umitlog. Bali, Rosiculi, o yung tinatawag na Alps 1, yung magiging foster parent nila. May mga itlog din dito, 4. Paalisan natin ng itlog, babawasan natin. Ayan. Napat ang itlog ng foster parent, bawasin natin yung dalawa kasi hindi naman fertile yung dalawa dun sa dulo.
Ayan, medyo light yung kulay. O kahit tingnan lang natin yung itlog, minsan malalaman na natin kung perfil o hindi. Nilagyan ko na yung una. Tanggalin ko yung dalawa doon sa poster parent. Hindi po perfil yung tinanggal natin. O kayang linlima ng itlog, ng ibon ng African lovebirds hanggang 10 hanggang 11 na itlog. Ang mapipisa niya yan. So ayan, 7 yan. Dalawa yung sa poster parent, saka 5. Yan yung poster parent natin. O sana buhay nila itong mga magiging anak ng ating ginintuang parisan. Abangan natin. So okay mga kaabi, na kita nyo no, na productive yung ating breeding management. Successful natin na ma-breed itong ganitong uri ng ibon. Sana ay mas maparami pa natin sa pamamagitan ng foster parenting. Maparami natin agad itong ganitong uri ng mga ibon. Nang sa ganon ay makapag-upgrade tayo ng mga ganitong quality ng ibon dito sa ating ibonan. Maparami natin. Sa susunod, puro ganyan na yung ma-produce natin mga inakay. Okay mga kaabi, salamat po sa inyong suporta ng to. Yan, ito. Salamat.